yan, kuya. Yan yung nakikita ko lagi. Ito yung pang personal use namin. Black Windy. Okay, mga kasariling labang. Kuya, akala ko yan yung mga kinakatay. Welcome back to my channel. For today, nandito ulit tayo sa Lanzones Farm. Dito ulit kala nanay sa San Benito, Laguna. And itutour ko po kayo ulit dito sa Laguna para i-update kung ano na po yung mga tanim na nandito sa farm. Ayan, mga kamisi, nakikita niyo si nanay. Ayan, nag-harvest na siya ng kalamansi. Kaya tara mga kamistik, lapitan natin si nanay. Nay, hi! Meron pa ditong maliit na kalamansi eh, na puno ng kalamansi. Maliit pa lang siya. Pero meron na siyang bunga na isa. Ayan, eto kalamansi din. So, ayun yung bunga niya. Meron din tayong passion fruit tree. Eto. Parang baging-baging yung puno. Pero kanina kasi nakuha na nung pinsan ko yung bunga nung yung passion fruit. Kaya hindi ko siya na-vlog. Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung itsura nung passion fruit. Yan, marami rin mga manok dito. Mamaya i-interview natin si Kuya Abner para sa mga iba't ibang breed ng manok na nandito. Tapos ayun si Kuya Dart at si Ate Maye nandoon. Ayan. Igagala ko kayo sa may avocado. May avocado dito at suha. So dadalhin ko kayo doon. Mistik, papunta na po tayo sa puno ng suha. Meron na rin siyang bunga, pero hindi pa siya pwedeng kuhanin. Next year, ate. Ang dami na niyan. Aapat ang natira. Si Ate Mila yata nagpatanim eh, di ba? Si Ate Mila, nagpatanim niya. Eto, suha. Pero hindi pa siya pwedeng kuhanin, di ba kuya? Hindi pa, hilaw pa yan ini. Oo, hilaw pa. Arap pinakamalaki, arap yung unang makukuha. Eh, wari pa yung hinog na. Kulay yellow lang siya, pero hilaw pa. Kaya mo sa munang mahinog, ah. So, next year pa yan. Next year? Ay, kailan ba? Sabi ni kuya, next year daw. Ito pa yung isang puno ng suha. Pero wala pa siyang bunga. Ayan. Hello, Ate Mayen. Hi, welcome to my vlog. Huwag mong ipapasting na rin mga stock. Tapos syempre, yung mga lansones na puno. Tara, dadalhin ko naman kayo sa avocado.
ng avocado, ayan. Ayan, okay. Bunga pa. Ito, bunga, oh. Hindi nga namin makuha yan nun, eh. Hindi ko makita yung bunga sa taas. Ito. Ayan, may dalawang bunga ng avocado. Marami yan, eh. Oh, nalaglag ga daw, kuya, di ba nag-lockdown na din, hindi na rin nakuha. Wala nang nakakuha. Ayan, mga kamistik, ito naman ang puno ng rambutan. Dito. Noong last time, yung rambutan picking natin sa Magdalena, Laguna, ito, dito naman tayo sa San Benito, Alaminos, Laguna. Ayan, puno ng rambutan. Ito, meron pa pong puno ng rambutan dito. Ayan, ang iingay na mga manok. Sobrang dami ng manok dito. Kung makikita nyo, ayan, may puno, may bunga pa ng rambutan dito. Pupunta naman tayo sa may kakao o yung sa tsokolate, yung ginagawang tsokolate. Medyo maputik siya kasi nga maulan dito sa farm, dito sa Laguna. Mistik, ito naman ay puno ng atis. Yan. Tapos, meron din po tayo mga puno ng saging. Pero last week, nakapag-harvest na po ng mga saging dito. Kaya, wala na tayong i-harvest pa. Ang puno ng kakao, papunta na tayo. Ayan, tinuturo ni nanay kasi hindi ko po alam kung saan ang kakao. Kung anong itsura ng kakao. Puno. Ayan, may isang bunga yan. Parang, ah, ito, ito, nakikita ko na yung kakao. Kaso, ang bunga, hindi nai, ang bunga niya, ayun o. Nasa taas yung bunga. Ayan, mga kamisik, ito ay puno ng kakao. So, ito po yung itsura ng kakao. Yan po yung ginagawang tsokolate. Mistik ay puno ng bayabas. Dapat dito tayo mag-iihaw-ihaw sana at dito tayo kakain ng tanghalian. Pero since na maulan, dun na lang mamaya sa bahay. Doon tayo kakain ng tanghalian. Tayo sa Monstera. Nakakuha na si nanay na Monstera niya. Ayan. 300 lang. 50,000. Ito po. Makamistik ay puno ng tuba-tuba. Mga kamisik, ito naman yung insulin plant na malaki na, tapos may mga bulaklak masa. Ito po ang tawag sa, I mean, ito po yung itsura ng insulin plant, yung mga bunga. Galing yan sa tupi. Sa tupi ko sa batong. Galing daw ito sa tupi. 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 Kaya Cotabato. Tupi. Cotabato. Itong insulin plant na to. Ang laki na niya.
Mga kamistik, pupuntahan naman natin yung mga kumukuha ng lansones. Hindi kami makakuha kasi nga medyo umaambon-ambon na dito. Kaya, ayan. Tingnan na lang natin yung mga kumukuha. Dati sinusungkit namin yung ano eh. Hirap na hirap ako. Ayan, nagdala na si Kuya ng kaing dun sa taas. Ito yung ibang mga nakuha na ni Kuya. Ang daming langgam. Sandito lang, may langgam. Tugot-sot, tugot-sot. Wala na rin, wala na. Wala, bumundo na ako. Ah, ayan, isa pala, ari, oh. Anda, anda. Oh, na, bird. Wala, Jeff, ano? Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, isa na, yung naroon na lang sa may puti. Wala na. Nakadalawang sakong, nakadalawang kahon naman. Makakatatlo pa rin. Pero kung sinig namin, wala yari, tingo. Nenge, ino ba? Neng. Pinapunan ko lang isang alaw. Pero kung pagpulot ko lang ng isang dalawa, kakapulot ng isang dalawa, yung bata, isa, 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 Dalawa po yung aking tinanong niya. Ando po yung isa. Dahil hindi pwedeng kunin yung mga green pa na fashion. Ano po yan? Mga dami. Sira-sira. So, yung mga ganito, yun ay masapay. Kamisik si Kuya Abner, marami tayong tatanong tungkol sa mga manok. Sabi ko, bakit may mga puti na manok, may pula, may orange, may brown. So, isa-isa ni Kuya Abner sasabihin sa atin kung ano-ano mga klaseng mga manok sila. Yung mga breed nila, mga kamisik. Ayan Kuya, yan yung nakikita ko lagi. Ito yung pang personal use namin. Black Wingate. Okay, mga kasariling laban. Kuya, akala ko yan yung mga kinakatay. Joke! Ayan. Ang taba niya, Kuya. Ito po yung aming mga panlaban mo sa mga pangalan po namin dito. Anong pangalan, Kuya? Black Wingate. Black Wingate? Wingate. Wingate. Ah, okay. Ang taba. Sobrang dami talaga ng manok dito. Kulang yung maghapon para ipakita yung iba't ibang breed ng mga manok dito sa Shooters Game Farm.